Hello guys, what's up? I'm here ulit, MindTechPH. Ngayon guys, is may tuturo naman ako sa inyong bagong tricks. So, tricks to kung paano tumagal ang inyong battery ng 3 to 7 days. So, napakalupit na tricks to, kaya make sure lang na panoorin yung video simula hanggang sa dulo para mas maintindihan nyo at maunawaan nyo kung ano yung pasunod-sunod na gagawin para humaba ang battery life ng inyong battery. So, huwag na nating patagalin, simulan na natin. Pagkatapos ng aking intro. So, di ba guys, yung mga cellphone natin, lalo na kung medyo may katagalan na, so mabilis na siya malobat, gawa nga ng marami tayong application na naka-install, marami na tayong mga running apps na hindi natin napapansin na naka-open pa rin, akala natin nakasarado na pero nagkukonsume pa rin ng battery. So, tagalin natin yung battery life ng inyong battery. So kung mapapansin nyo sa akin, papakita ko sa inyo yung battery life ng aking cellphone is yan. So 90%. So yung 1 hour and 45 minutes na lang yung pwede nyo magamit. At yung screen on 37 minutes at available is 1 day and 16 hours. So paano ba tumagal yung ating battery life? So ganito guys, punta tayo sa Play Store. So hanapin natin yung Play Store. Punta tayo sa Play Store. So, ito yung Play Store. Click natin. Then, pag na-click natin yung Play Store, i-search natin yung application na ituturo ko sa inyo. Type natin, green battery. So, yan. Yan yung ito-type natin, green battery. Then, search natin siya. At yung lalabas is yan. So, yan yung application na gagamitin natin para humaba yung battery lifespan ng ating battery. So, pwedeng maging 3 to 7 days yung ating battery life. Basta gawin natin ng tama yung ituturo ko. So, install natin yan guys. So, install. Then, wait natin mag-install. Lalo na sa mga ano guys, lalo pag mga bago yung cellphone nyo. Tapos, kahit bago minsan, mabilis malobat. So, download lang kayo ng ganito at sundin nyo yung ituturo ko. Tatagal yung inyong battery life. Lalo na yung mga luma na na cellphone. Katulad nito sa akin, medyo luma na to. So, hindi naman siya masyado mabilis, hindi naman siya masyado matagal malobat. Sakto lang, pero gusto ko mas matagal. Lalo na kung may mga pupuntang kayo malalayo at wala kang dalang charger. So, kailangan natin mag-ipon ng kumbaga kailangan natin magtipid ng battery. Kasi kailangan natin na lagi naka-open yung cellphone natin in case man na may mga transactions tayo. So wait natin guys mag download. So yung green battery pala guys is sabi dito sa about this app, sabi dito effective power saver to extend battery life and make your phone charge faster. So hindi lang siya battery life saver, hindi lang kumbaga kaya niya patagalin malobat yung battery mo at kaya niya rin na mag-charge ng mabilis. Gawing mag-charge na mabilis ang inyong cellphone. So, dual purpose pala yung application na to kaya napakalupit. So, wait natin mag-download. Then yan, installing na. So, wait natin mag-install. Napakalaking tulong talaga to guys sa inyo, lalo na kung ang inyong cellphone is talagang mabilis malobat. So, di ba, kahit anong ganda ng cellphone mo, kung mabilis malobat is wala rin, kumbaga wala rin silbi. Kasi kahit anong ganda, tapos kaka-charge mo pa lang, full charge pa lang kanina lang, mga ilang oras pa lang, ilang minuto pa lang, minsan lobat na. So napakasakit sa ulo nun pag ganun. So kahit anong ganda ng iyong cellphone, pag mabilis malobat, useless. So yan, na-download na natin, click open. So open natin yung application. Guys, make sure lang napanoorin yung video ha, huwag kayo mag-skip kasi para mas makita nyo at masundan nyo yung mga gagawin natin para ma-extend yung ating battery life. So, wait natin mag-open, guys. Medyo matagal siya mag-open. So, wait. So, ayan. Lumabas na yung logo ng green battery. So, wait natin mag-open. Sunod na step, guys, is click natin tong mode. So, ito yung pinaka-importante dito. So, mode. So, click natin yung mode. Then, pag na-click natin yung mode, yan. Yan yung lalabas. Green battery. So, i-on lang natin itong allow system setting modification. So, on lang natin yan. So, sabi dito, this permission
allows app to modify system settings. So, allow natin yan. Okay? Then, sunod na step is back natin siya. So, back natin siya, guys. Click ng arrow, back. So, yan, guys. Para umaba yung battery life ng ating cellphone, click lang natin yung optimize lagi. So, halimbawa, may mga inopen tayong application, tapos na tayo maglaro ng games, lagi natin i-click yung optimize. So, click natin yung optimize, then automatic mag-i-scan siya ng mga application na mga nakabukas at automatic isasara niya. Okay? So, napakalupit nito. At pag may ads, guys, skip lang natin yan. So, skip natin dito sa taas. Yun lang yung gagawin natin at makakatipid ka na ng mga minuto at oras. So, dito is 5 minutes. Nakatipid tayo ng 5 minutes na extend yung ating battery life ng 5 minutes. So, napakalupit nito, guys, kasi effective talaga to. Hindi katulad ng ibang application na sinasabi is nakakatipid talaga ng battery. Hindi naman. So, ito talaga. Legit to, guys, na talagang tatagal lang yung battery. Basta lagi nyo itong i-click na optimize. Then, wag nyo kakalimutan sa mode. Pag na-open yung mode, lagi nyo, yan. Ito yung pinaka-importante na mode. Pag clinic nyo yung mode, ito yung lalabas. General Long Life Sleep. So, sa tatlong to, i-explain ko. Yung general, guys, recommend use when fully charged. So, halimbawa, full charge yung cellphone nyo, lagi nitong i-click na general. So, halimbawa, full charge yung cellphone nyo, kaka-full lang. Check natin tong ano, yan, click natin yung general. At automatic, maglo-low power yung ating cellphone at makakatipid tayo ng mas mahabang oras. Okay? So, pag-clinic natin itong tatlong tuldok sa general, ayan, yung screen brightness mo is magiging auto, screen timeout 30 seconds, vibrate off, wifi on. So, yung wifi, guys, is matipid naman yung wifi kumpara sa mobile data. Pero pag ginamitan nyo nito na application na to, kahit naka-on yung mobile data nyo, is tatagal yung inyong battery lifespan. So, yung Bluetooth off, sync, and haptic feedback. So, i-click nyo lang yung apply dyan. Okay? So, kung full charge yung cellphone nyo, ito yung piliin nyo. Pero ako, guys, ang pinipili ko dito is yung pangalawa, which is long life. Yung long life, recommend use in low power. So, halimbawa yung inyong cellphone is madaling na malow, but minsan 15% or 10%, click nyo lang yung long life. Automatic, mas may extend ng matagal lang inyong cellphone. Yung ibang cellphone is inaabot ng 3 to 7 days, kaya napakalupit nitong application na to. Kaya sundin nyo lang yung ituturo ko dito. So, long life, sa akin yung ginagamit ko is long life para mas tumagal yung battery, lalo na kung may mga travel ka at mga pinupuntang malalayo at wala kang dalang charger, mas nakakatulong to. So, click natin tong tatlong tuldok katabi ng long life. Yan. Automatic may adjustment dito sa mga screen brightness, screen timeout, vibrate, wifi, bluetooth, sync, haptic feedback. Okay? So, apply lang natin. Click apply lang. Then, pag clinic mo yung apply automatic, mag-a-apply yung long life. Then, pangatlo is sleep. Yung sleep is recommended pag gabi. Kung halimbawa, sa gabi, medyo malakas yung brightness, automatic mag-auto brightness din yan. Kung malakas yung ilaw, malakas yung ilaw, nakakasilaw yung ilaw natin sa, halimbawa, sa kwarto, sa bahay, hihina yung screen nito. So, automatic siya. Halimbawa naman, malakas yung sinag pala. Yung malakas yung sinag ng araw, diba, nasa labas ka, lalakas din yung brightness para makita mo yung mga nakasulat sa screen. Okay? So, itong tatlo na to is nakakatulong para mas mapahaba at ma-extend yung battery life ng inyong battery. Kahit ang inyong battery is mabilis malubat, maluma na yung cellphone nyo, na number one na makakatulong to sa inyong application na to. So, I advise na gamit nyo yung long life. So, ito, long life. Kasi talagang nakakapagpahaba to ng battery lifespan. Pwede kang abutin ng 3 to 7 days. Depende sa paggamit pa rin, guys. So, depende pa rin sa paggamit nyo. Pero kung palay games kayo, panay stream, syempre, depende pa rin sa capacity talaga ng battery nyo. Depende pa rin sa milliampere ng inyong battery. Kung ang inyong cellphone is more than 5,000 milliampere, talagang tatagal yan ng 3 to 7 days. Depende sa gamit. Kahit yung mga 2,000 to 3,000 mAh, pwede rin tumagal lang 3 to 7 days, depende pa rin sa gamit. Pero kung nag-online games kayo, streaming at mga browsing, lalo na yung mga gamings na mga heavy, mabibigat, so depende pa rin sa mAh ng inyong battery. Sana nakatulong tong vlog na to sa inyo para ma-extend yung battery life ng inyong cellphone. Once again, na MindTech PH, thank you and God bless all.